Magandang araw mga katropa, kamusta po? Ito po, gagawa po tayo ng compost natin. Siyempre, nangalap po tayo ng impormasyon para makagawa ng compost. So, tuturo ko po sa inyo at papakita po. Actually, papakita ko sa inyo kung paano yung paggawa ng compost. So, meron po tayong ano rito, timba. Timba na hindi nagagamit. Butas na po kasi ito eh. So, matagal nang hindi nagagamit. Tapos, meron po tayong soy, lupa. Ito po yung lupa na nakuha natin sa harapan na hindi na po masyadong napapakinabangan. So, ito po yung gagamitin natin. Tapos, ito po yung gulay na nakuha ko kahapon. Mga bulok na gulay. Ayan po. Ito po siya. Bulok na gulay na hiningi ko dun sa kay nanay na nagtitinda ng mga gulay. So, meron siya. Ito po yung gagamitin natin sa paggawa ng compost para makakuha tayo ng magandang lupa. So, ito po. So, hiwain natin siya. Hiwain natin. Make sure po na kailangan po hiwa-hiwa po siya lahat na maayos. Ito po yung ilalagay natin. Ang gagawin po natin ito, bubutasan natin siya. So, bumili po ako ng soldering iron para at least may magamit tayo. Ito pag bubutas, painitin lang po sana natin isang saglit. Kailangan daw po kasi ng butas na ito ilalagyan para po makasingaw para sa magandang lupa, at least nakakaroon siya ng hangin pagpasok ng hangin. Butas sa ilalim, konting butas sa ibabaw, at least hangin na siya. Medyo mabaho lang po daw yung amoy nito. Hindi ko pa naman na-try. Pero itong mga prutas, syempre. Tinangangamoy na siya kasi bulok nga siya. So yung mga ibang tira-tira sa loob ng kusina, like yung mga pinagbalatan ng sibuyas, bawang, yung mga pinagayatan ng mga tirang gulay, isasama na rin po natin siya para makabuo po tayo ng magandang lupa. So gagawa po tayo ng compost. Subukan po natin, tulungan niyo po ako, samahan niyo po ako. Ngayon, kung makikita kayo may mga mali, kulang, pwede niyo pong i-comment para at least matuto po ako, matuto tayo, matuto yung ibang mga mano. Kung ano yung kulang, gagawin natin. Kung ano yung dapat, gagawin natin. Pero po, yung mga nakita po, suggest din ng iba, ito po yung way. So, tulungan niyo po ako. Itay lang natin ang minute to. 2,000 years later. Okay, ito po yung ano natin, yung paglalagyan natin. So, kailangan daw po, pag gagawa ka ng compost, kailangan daw magkaroon siya ng magandang daloy ng hangin. So, ang gagawin po natin siya, bubutasan po natin siya. Pero huwag po masyadong malalaki yung butas para hindi po siya daanan ng mga insekto. So, maliliit lang po yung butas natin. Butas na siya. Ito na siya. So makakadaloy na ng maayos yung hangin diyan para magkaroon ng magandang lupa. Ayun, so tapos na tayo dito. So tatabi muna natin 'to. Tapos kainin natin yung mga gulay. Ito yung mga gulay na nabubulo. Kung meron kayo sa bahay na mga hindi na ginagamit na gulay o natuyo na, nabulok na yung mga tira-tira nyo ng iwaan ng gulay, pinagbalatan, alimbawa, pinagbalatan nito, pwede niyo po siyang gamitin. So, maganda tong taba. So, sabi nila, ang paggawa daw, so, ihatin na natin, paggawa daw ng compost is 50%, 50-50 daw siya, 50% yung green, tapos 50% yung brown. So, hiwa-hiwain natin siya para mas madali siya. So, siyempre, pag hiwa-hiwa, daan-daan po kayo. Sanay na kayo, okay lang mabilis.
So tayo po medyo marunong po tayo magluto ng konti. So ibig sabihin, pag magka-garden po tayo, wala na palang tapon. Halos mga plastic na lang yung pwedeng tapon, napapakinabangan na po pala yung mga gulay-gulay. So ang gagawin po natin ay yung mga organic lang po, fertilizer. At least pang sarili mo, kainin mo. Kung may sipan mo ibenta, di ibenta natin. So ito yung mga gulay. So marami-rami po ito. So marami lang po tayong lupa. So okay lang. Green, pero ito po, eh, pwede rin po ito ah. Mas lamang naman po yung green. Bakit po natin hiniwa-hiwa? Lalang, trip ko lang. Hindi, kaya po natin hinihiwa para mas madali yung pag-process ng pagbulok. Kasi kung mahahaba siya, so hindi siya madaling mabulok. So hiwain natin siya para at least magkaroon na. Pag minix natin siya, madali siyang imix sa lupa. Po, medyo marami-rami po yan. So, galing po ng palengke yan. So, dito po sa Quezon City, bago lang rin po ako dito. Alam po, siyempre, palakaibigan naman tayo. Pero dami yung kaibigan natin. Ngayon, kaibigan ko po yung sinanay. Kaya makakahingi na ako sa kanya ng mga ano. Sabi niya sa akin niya lang ibibigay daw. Ayan. So basta po pag hinihiwa nyo, ingat lang po kayo ha. Ito po, ito pa yung lupa natin. Lalagyan, okay na. May mga butas na siya, may pagdadaanan na ng hangin. Ito na po yung gulay na ginayat natin. Meron pa pong natira. Ayan pa po. So, ito susunod na paggawa natin. So, ito dito tignan muna natin. So, 50-50 daw po paggawa ng compost. Brown at saka green. So, pero meron pong ibang kulay. Hindi lahat green ha. Pero more on green. So, ibig sabihin, vegetable, kulay din. So, ito na po yung gagawin natin. So, ang ilalim po. So, tignan nyo po yung lupa nyo. Baka may bato. Mas maganda, walang bato. Lupa muna, brown. Pwede rin pong gamitin yung karton. Kung may mga karton kayo sa bahay, mga brown, ito yung dahon. Pwede rin po, magaling matuyo. So ilalim brown. O lupa. Kung wala namang kayong karton, eh wala po akong karton. Wala namang po masyadong puno rito, wala namang tuyo. Ito yung dahon. So ito na po gagamitin ko, yung lupa. So make sure na walang plastic para maganda. Maganda yung lupa na mabubuo natin. Lupa, tapos green. So kakalat natin siya. Ayan. Tapos lupa ulit. Punong-punoy nyo lang po siya. Green. Green ulit. Tapos lupa ulit. Ayan, medyo siksiks na po siya. Tapos green. Tapos po, ibabaw niya, siyempre lupa. Ayan po, di sini may mga
pa to. Ang ganda eh. Sama po ang bato. Diba? Sama po ang bato. Diba? Ayan po. Sige nyo lang po siya. Tapos po, hanap kayo ng pwede pantakip. Pwede rin po yung plastic. Pero mas maganda po yung nakakahinga siya. Kung may tela po kayo, para nakakasingaw siya. Pwede nyo po siya takpan ng tela. At least may daanan na siya ng hangin dito. Medyo masangsanga lang po ang amoy. So kung meron kayong lugar dyan na pwede paglagyan, para hindi siya masangsang, hindi maano yung mabaho, masangsang. Tagalog, yun. Masangsang. Mabaho, may amoy. So para hindi kayo mairita, kaya medyo ilagay niyo sa hindi maamoy. Depende na arawan, depende din sa hindi na arawan. Pero po bago po 'yon, kailangan natin siya lagyan ng tubig. Lagyan po natin siya ng tubig. Huwag po masyadong marami. So kailangan lang at least meron siya. Tubig po na yan, bababa yan. Ang dalawang tapo po siguro, pero. Ayan po ah. First time ko po itong gagawin. Kaya kung meron kayong alam na paraan, paggawa pa ng iba, lalo-lalo na po sa mga pataba, paggawa ng lupa na maayos, sabihin niyo po sa akin, huwag po kayong mahiya. Tatanggapin ko po yun. YouTube. Ito po, okay na siya. Basa na siya. May tubig na siya. So, maganda. Tatakpan natin siya ng tela. So, tela yung gagamitin ko para magkaroon siya ng magandang, ano, magandang, magkaroon ng magandang daloy ng hangin para hindi siya, para mas maganda yung magawa nating compost. Tapos, hahaluin natin siya mga isa o dalawang beses sa loob ng isang linggo. Mas maganda. Tapos, ang gagawin natin, pag okay na siya, babalikan na lang natin siya pag pwede na siyang, ano, pwede na siyang kunin. Or pag bulok na lahat. O, yun po. Ito lang muna po sa ngayon ang papakita ko sa inyo. Konti ko nalalaman. Pero kung may nalalaman po kayo, iba pang pamaraan ng paggawa ng compost, please huwag kayong mahiya na i-comment. Share nyo po sa akin para mapakita natin sa iba kung paano paggawa para ma-share natin sa iba. Pero po, bago ang lahat, gusto kong sabihin sa inyo na mag-ingat kayo palagi. Siyempre, may COVID pa rin. Hindi pa rin tayo COVID-free. So, wala pa tayong vaccine. So, mas maganda na stay at home. Na wala naman kayong gagawin sa labas, sa loob na lang kayo. Tulad ito, gumagawa tayo ng pagkakabalahan na baka sooner or later, aanin na tayo, sooner or later, pwede natin gamitin negosyo. So, pero bago ako magpaalam, huwag niyo pong kalimutan. Huwag kalimutan. Ikaw ha, kinakalimutan mo ha. Load ka lang ha. Sige. Huwag mong kalimutan, like, share, and subscribe. And huwag na rin kalimutan, i-click ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga mangyayari pa at sa gagawin pa natin. So stay at home and God bless you all. Paalam mga tropa, hanggang sa muli. Mwah!